Hi, hello, and welcome to the third episode of Kuya Dev Tidbits Podcast Season 3. And I am Rem, your Kuya Dev. And for this episode will be the last part, or part 3, of my tech career journey, or my, you know, my career shifting journey into the tech industry. So again, if you haven't listened or watched the first two parts of my story, stop listening to this or stop watching this and puntahan nyo muna yung first two episodes. But kung tapos na kayo ron, let's proceed. So si Free Code Camp, actually, ito na talaga yung ano, ito na yung simula nung the formal road ko towards shifting careers. So yung Free Code Camp, kung hindi kayo aware, it was a non-profit organization founded by an American teacher, a former American teacher. And they created this platform for people to learn how to code. So, itong teacher na to, si pangalan niya si Quincy Larson. Itong teacher na to, he was trying to learn how to code din kasi he was trying to build something for his students ata. Kalimutan ko na. But while doing that, na-realize niya parang wala palang resources available for people trying to learn to code. Yung nag-self-learn lang. Sobrang hirap na hirap siya magganap ng mga resources. So naisip niya, paano kung gawa kaya ako ng platform for it na parang tumulong sa mga taong gaya niya. Yeah. So yun, nabuo yung freecodecamp.org. At sakto, during that time, naghahanap din ako ng mga resources para mag-aral lang ng programming. So, I took up Free Code Camp, tinignan ko. And I saw na through my other research, bukod sa Free Code Camp, through my other research in JavaScript, natuklasan ko na sobrang ganda na niya. Versus nung mga panahon nagsisimula ako, aralin siya during my Ateneo days. So nung nakita ko nitong JavaScript, kaya niyang bumuo ng mobile app, hindi ko na kailangan yung Objective-C. So, binitawan ko na sa Objective-C, sabi ko, JavaScript na lang ako. Tapos ito, nakita ko pa si Free Code Camp. Tapos nakita ko na may curriculum sila for JavaScript. Dinediretso ko na. So, inaral ko. Talagang sinimulan ko HTML, CSS, yung curriculum nila. Sobrang solid. Kahit nung panahong yun, sobrang solid na niya. Yung learning system niya, online lang. It was very, very unique during that time. Although may mga lumalabas na rin nung panahong yun. But for, it was free kasi, di ba? Free Code Camp eh. So, it was in the name itself. Everything was free. And it was, everything was web-based. Hindi mo kailangan mag-download ng kahit ano. So, ano yun? Sinimulan ko na, talagang inaaral ko. Every day, inaaral ko siya. And eventually, natapos ko yung front-end certification course niya. Yung first, actually, nung panahong yun, tatlo lang yung certification eh. So, yung one out of three. Dun sa tawag dito. Sa curriculum nila. One out of three certifications. So, ayun, tapos, through Free Code Camp, nung ko na-realize na pwede ko pala siyang gawing career. Na pwede ka pala mag-shift ng careers. Then eventually, nakilala ko tong sina kasi meron doon sa Free Code Camp
sa simula ng free code camp curriculum na kailangan mo sumali sa community mo, local community. And there was free code camp Manila na binuo ni Jimson Sulit. Kung natatandaan nyo siya, siya yung in-interview ko at the end of season 2. Siya yon. Siya yung bumuo ng ano, ng Facebook group ng Free Code Camp Manila. And yun nga, dun, through that group, nag-invite si Jimson to, you know, magkita-kita, tapos help each other learn, sabi niya. Tayo-tayo lang. So, I went. Pumunta ako, nakipagkita ko sa kanila, mga total strangers. So, from there, that started yung journey namin into tech. Kaming lahat. Actually, ilan lang ba kami nun? Lima lang kami nagkita-kita nun. Tapos, maya't maya, nakikita-kita kami. Just to have sessions of, ano, sharing lang yung mga learnings and insights. Tapos yun, sinimplement ko pa yung, ano, yung learning ko with other resources sa online. Nakalimutan ko na yung iba eh. I think, hindi ko alam kung may Udemy na nun eh. Pero kung meron, most likely ginamit ko rin. Tapos yun, aral na aral, then nagsimula na rin ako mag-apply. Then, sobrang dami kong rejections. Noong umpisa, parang dinandamdam ko pa na parang hindi ako ready, parang ganun. Then eventually, na-realize ko rin na habang ano, with each failure na naranasan ko sa mga interviews ko, mas lalo ako natututo. So, ang ginawa ko ngayon, parang nung nalaman ko 'yon, nung medyo nag-click yung ano, yung light bulb moment na 'yon. Sabi ko, I will use the interview process as a way for me to learn and to be comfortable dun sa interviews. And 'yun nga, naging comfortable ako na may mga times talaga na hindi ako nakakasagot. Okay lang. But at the end of the interview, tatanungin ko sila, anong pwede kong i-improve? Ganun. Then minsan binabaliktad ko yung mga tanong. Pinapahirapan ko yung ano, yung parang tatanungin ko sila about their culture. Bakit kayo naghahanap ng bagong software engineer? May nag-resign ba? Mga ganun na tanong. So, I got to a point na sobrang comfortable ko na sa ano sa process na okay lang kahit bumagsak. Okay lang, parang ganun. May mga times pa nga na parang ano eh, tinatanong ako ng interviewer, bakit kang dito? Parang ganun. Bakit kang dito? Parang hindi mo naman kailangan trabaho. Parang ganun. Kasi parang hindi ako, although I was serious, parang I was there na sobrang comfortable ko na parang he felt na I wasn't really looking for a job, parang ewan ko. But eventually naka-receive ako ng email from someone na nagtatanong if I wanted to be a senior or I wanted to apply for a senior JavaScript role. And, syempre, ano nga, okay lang, sabi ko, okay, go. Pero this time, parang, nakaramdam ako na parang, seryosohin ko kaya talaga itong particular na interview na to, seryosohin ko. So before, ano, the day before, or the night before, nag-research ako, parang, ang type ko sa Google, common interview or most common interview questions in JavaScript interviews. So, ano ko lang yun. Binasa ko lang, inaral ko yung common interviews. And pagdating nung interview, saktong-sakto. Yung mga inaral ko, yun yung tinanong. Hindi ko alam kung swerte lang rin or anything, but yun yung naging ticket ko
towards ano na, para makapag-shift na into tech. From engineering, from electrical engineering, from the power industry, into the tech industry. Yun na yung formal kong ano. So, nangyari, hindi napasa ko yung exam, yung interview. Parang a few days later, nakatanggap na ako ng offer. At hindi ako makapaniwala. Sobra. Because back then, although, you know, nag-a-apply ako, we didn't know anyone who was actually successful in shifting careers. Wala kaming kakilala. So, we didn't even know kung kaya ba talaga. But I was enjoying the process. Sobrang na-enjoy ko siya. Lalo na yung mga meetup namin sa Free Code Camp. Actually, before pa pala niyan, nakalimutan ko na. Si Jimson, nakatulong din to eh. Si Jimson, ito yung talagang ano, kung nakita nyo yung or napanood nyo or napakinggan nyo yung interview ko with him. Sobrang tapang nitong taong to. Na yun nga, may mga na-applyan siya na trabaho talaga na ano, na part-time, na nagde-dev siya kahit wala pa siyang alam. So yung isa pinasa niya sa akin. It was a part-time job. Before pa talaga ako formally makuha nung ano nitong isang company na to ah. So binigyan niya ako ng part-time job, pinasahan niya ako. The problem with that part-time job, wala siyang bayad. Hindi siya nagbabayad. So nangyari parang ano siya, free labor. Ngayon ko lang rin naiisip 'yon. Actually, years after, sa ako naisip na parang na-exploit kami doon. Pero they promised ano eh, equity, 2% equity for your work. Which depende dun sa ano company. Most probably sobrang red flag noon, but you know, it was my ticket to ano, so it worked out well naman. So okay lang rin. So ang nangyari doon, it was an American startup, US-based startup. And yun nga, nag-e-employ sila ng mga developers part-time offering 2% equity. So, ako, wala naman ako alam-alam. Sige, go. So, natuto rin ako doon. It was a React project. So, doon ako natuto talaga ng simulang matuto ng React. Doon ko siya seryoso. So, yun din, naging ticket ko rin yun sa ano nga, kasi yun yung nilagay ko sa resume ko. Sa Caliber ba? LinkedIn? Nilagay ko na yan. Then yun nga, may nag-reach out sa akin, nag-email. Actually, wala pa yatang Caliber nun eh. Basta ganun. Jobstreet tata ko nahanap. Tapos, in-email ako. Yun nga. Then, eventually, nabigyan na ako ng offer. So yung offer na yun, it was very hard to pass. Pass off. mahirap siyang tanggihan, yun. Kasi it was multiples of my current salary. Na sobrang laki niya relatively kasi never pa ako never kong na-imagine na mararating ko yung ganun na salary level. Lalo na sobrang baba nung sweldo ko sa Meralco as an engineer. I was already 9 years, almost 10 years na electrical engineer sa Meralco. Sobrang baba ang sweldo ko. Sorry sa Meralco ha. Medyo parang nababadmouth ko but a lot of people naman doon I know enjoy their jobs sa Meralco. So, it just wasn't for me. So, although, sa umpisa, na-enjoy ko siya, but eventually, na-realize ko na hindi ko siya gusto. Actually, nag-masters pa nga ako eh. Nag-masters in UE pa ako eh. Sa UP, and eventually sa Mapua. Hindi ko na lang tinapos kasi nga, na-realize ko na hindi ko na siya gusto. Ayoko na, sawang-sawa na ako. Ayoko na UE.
So, ayun. Nasaan ba ako? So, ayun. Andito, nasa akin na yung offer letter, job offer. And yun nga, kinocontemplate ko ba kung ano ba to, scam? Scam ba to? So, kinabukasan, parang ano, pumasok ako eh. Pagka pumapasok kasi ako sa opisina, I bring my dad's car to work. Yun yung sinasakay ako papasok. Then, usually, pumapasok ako maaga para makatulog pa ako. Parang mag-park muna ako sa Meralco, then sa parking space, then matutulog muna ako sa kotse. But that time, hawak-hawak ko yung ano. Hawak-hawak ko yung offer, job offer. Buong umaga, tinitingnan ko lang siya. I was trying to decide kung tatanggapin ko ba, kung totoo ba to. Because ano eh, it was too good to be true. And it was ano eh, an offer for a senior developer. Senior JavaScript developer. It wasn't just an offer. It was the offer. Actually, na-offeran na rin ako dati. Beforehand. May nakapag-offer na rin sa akin ng trabaho. But the pay was ano half of what I was earning sa Meralco. And I just couldn't accept it kasi sobrang baba no offer. And it was for a testing hindi software engineer a testing role. Kasi sabi niya I wasn't really ready pa na maging software engineer. So sabi niya, okay lang ba sa'yo maging tester? Ito yung offer. Tinanggihan ko kasi nga mababa yung offer. Siguro kung tumastas lang ng onti yung tinanggap ko na eh. But buti na lang di ko rin tinanggap. Kasi there was this offer. So dumating ako sa, ang pasok ko kasi alas 7 eh. So dumating ako sa opisina 5:30. 5:30 to around 10 minutes to 7. Sobrang tulala lang ako. Kinakabahan ako, di ko alam gagawin ko. Ano ba to? Di naman siya, sabi ko, di naman siguro scam to kasi wala namang hinihinging pera sa akin. Or, paano ba to? Pag tinanggap ko ba to, ipapatapon ba nila ako sa somewhere? For white slavery? Mga ganun yung pumapasok sa isip ko, hindi ko talaga ma-process. So, is this real? And yung naging yung naging interview nun is via Skype pa eh. Hindi ko man lang nakita yung mga magiging makakatrabaho ko. So it was very new for me. And it was very scary. Pero sabi ko, sige, nag-decide ako, then doon sa araw na yon na this is really what I wanted. I was trying to learn how to code for 3 years na. Tatlong taon ko na siyang ginagawa. Yung seryoso, 3 years ko siyang ginagawa. And maybe it was time for me to take that leap. Kung scam man yan o bahala na. So during that day, I drafted my resignation letter. At bago ko umuwi, binigay ko na yung resignation letter ko sa boss ko. And the rest is history. Hindi ko pala nabanggit para lang makumpleto natin yung storya. Sinasabi ko nga, 'di ba, parang sinabi ko nga kanina na sinasagad ko yung leaves ko. So, dahil nga I was trying to learn how to code na, may motivation na ako, may iba na akong goal. I was maximizing my leaves to learn how to code. And even during work, sorry sa boss ko, I was learning how to code. May dala akong laptop, bumili akong laptop ko, sineryoso ko na talaga.
I bought a 2012 second-hand 2012 MacBook Pro. Mura ko lang siya nabili. Tapos dinadala ko araw-araw. Pagka wala na akong ginagawa, nag-aaral ako ng field code camp. Pagka uwi ko, ito pa, banggitin ko na rin ngayon. There was so much sacrifices that I've had to make. Hindi ako lumalabas masyado. Yung nightlife ko, tinigil ko. Kasi nung early 20s ko, lasinggero ko eh, parang gabi-gabi, inom. Labas dyan, labas dito. Kasi pera ka na eh, di ba? Susweldo ka na eh. Pero yun nga, nung I decided to do this, tinigil ko lahat yun. Tinigil ko, I even had a girlfriend, nagka-girlfriend din ako before ko sinimulan yan. I had to sacrifice time with her. Up to a point na parang naramdaman niya na nane-neglect ko siya. Which, admittedly, oo naman. Hindi ko siya nabibigyan ng oras hanggang sa mag-break kami. Ayun, ang dami na sacrifice. I sacrificed my free time. I sacrificed my work time. Everything, lahat ng oras na pwede kong i-Google sa pag-aaral ng pagko-code, ginawa ko yan. Sinacrifice ko lahat yun para makuha yung goal ko. And, yun na nga, it came to that point na I finally received the job offer and I accepted it. And I, you know, sobrang saya ko nung dinadraft ko yung resignation letter ko. And my boss, nung natanggap niya yung resignation letter, sobrang gulat niya na pwede pala yun. Ako rin nagulat kasi nga, hindi ko man alam na pwede pala siya. So that started my career in tech. And here I am right now trying to pay things forward kasi sobrang sobrang dami ng na idulot sa akin ng tech industry. Financially, emotionally. Ayun nga, it gave me purpose. Ito nga, itong Kuya Dev, yung Tech Career Shifter Philippines, even Free Code Camp Manila and React.js Philippines, those endeavors were because of what, you know, of what tech has done to me. So, binabalik ko lang in my way, in my own way. So, I want people to be successful or to successfully shift into tech. Yung mga may gusto. Or even just, ano, kung ayaw nyo naman mag-shift into tech, kahit man lang makapag-aral how to code. Ano, kasi makakatulong siya sa careers nyo. In one way or another. So, yun yung naging motivation ko talaga. Kasi nga, sobrang naging blessed ako by the tech industry. Na I just want to pay things forward. I want to help you. So, yun. I guess that's it. Yun na yung one thing led to another. Andito na ako. I'm Kuya Dev na. And then andito na ako sa Prospel. I'm working for an Australian startup. I'm paid well. And I'm now in the process of kasi alam naman natin hindi naman permanente to eh yung trabaho natin as developers. I'm now in the process of investing and preparing myself moving towards a place in my life na hindi ko na kakailangan ng magtrabaho. Or na makakapag-code ako hindi dahil kailangan ko ng pera pero dahil gusto ko. Yung ganun na level na. Yung semi-retirement ba? Kasi I don't think I will ever retire. I don't think I will ever stop working or stop doing things.
but I want to be financially retired. Na hindi ko nga kailangan magtrabaho for work. Ay, for work. Magtrabaho para sa pera. So, yun na yung motivation ko ngayon. Ano? Tulungan yung mga tao to get into the tech industry or to learn how to code. And also, maging katulad ko rin na maging prosperous in a way yung career nila, successful. And we move towards a level or a financial level na comfortable na tayo magtrabaho without I will discuss this more in future episodes, but ang vision ko talaga is for more Pinoy tech people to be financially secure para we could venture into other things para ma-build yung innovative culture natin. Kasi mas maraming tech people na marunong mag-code, marunong mag-innovate, tapos hindi nila kailangan ng pera. Hopefully, you know, magkaroon ng innovation talaga sa country, sa Pilipinas. Pero, again, I will discuss that in a future episode. Pero, yun lang yung summary ng talagang vision ko ngayon and mission. So, yun lang. Thank you for listening. Sobrang napahaba to. Most likely, gagawin ko episodes. So, yeah. Sa mga nag-request ng kwento ko, maraming salamat po sa mga pangungulit nyo. Thank you. And, gusto ko lang rin sabihin, I created my own mailing list para lang magkaroon tayo ng community, para lang pinost ko rin sa Facebook to na magkaroon tayo ng fallback community using that mailing list. If you're interested in signing up, it's just sub.kuya.dev. Lalagay ko rin yung link sa description ng podcast and in the YouTube channel, YouTube episode. So, yeah, thank you. And with that, I'll see you again next episode.